Ako para sa akin, siguro nag-break kami kasi do it! Just do it! Hindi compatible. Hindi kami compatible sa isa't isa. Oh, no. Tinagtag ko pero di tinadaanan. Aww. What's up mga karami? So, kumusta kayo lahat? Sana okay lang kayo lahat. At kung bago ka lang sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit niyo na yung notification bell para updated kayo sa aking mga latest uploads. For today's video, nag-post ako sa Facebook ko about Ask Me Anything Challenge. So, daming nag-comments na questions regarding me. Meron ding hindi related sa akin. So, simulan na natin. Ayan guys, so ang unang katanungan natin ay galing kay Van Halen Itahin. So, classmate ko siya. Sabi niya, graduate na naman tayo, paano ka nakasurvive sa COVID? So ako, nakasurvive ako sa COVID, that's because of my inspiration ko, yung family ko. Tapos yung determination ko talaga na makapagtapos pag-aaral. Tsaka yung hirap na pinagdaanan ko, yun yung naging stepping stone ko talaga. Tapos syempre sa tulong ng mga kaibigan, mga katrabaho na palaging nagsasabi na ganito, huwag yung susuko, kaya mo yan. So sa lahat ng mga working student dyan tulad ko, saludo ako sa inyo. Huwag kayong tumigil, never give up. Kumbaga, start believing and start pursuing your dreams. So, next natin ay si Ma'am Tracy Biapo. So, ang katanungan niya ay, kailan mo balak mag-jowa ulit? So, ayan, matagal-tagal na rin. After ng last na may jowa ako, almost, na rin siguro, 5 years. Kasi yung sabi ko sa sarili ko after nun, focus muna ako sa pag-aaral after graduation, tapos yun, sa family muna talaga ako, gusto ko bigyan muna ng magandang pamuhay yung parents ko kasi mahirap lang talaga kami kasi yung dati ko masasama. Gusto kong unahin muna sila bago yung pansarili kong kagustuhan. So, siguro at the age of at mga 30, siguro naman hindi pa ako menopause na. Oh no! Siguro at the age of 30 siguro, pag meron na akong naibigay o naitabi sa family ko, yun, pwede na ako magkadyong. Malapit-lapit na, antay lang sa mga gustong dyan. Sa mga gustong magantay sa akin. Ang next na katanungan natin po ay galing kay Ma'am Jenilyn De La Cruz. So, best friend ko siya. Ang sabi niya, gaano mo ako kalaw? Max naman, love. Alam mo si Jenilyn kasi parang more than best friend na siya. Parang younger sister na rin yung turing ko sa kanya. Kasi syempre napalayo ako sa family ko. Isa lang yung babae namin sa family, yung bunso namin. So, habang wala yung ko, sa iba ko na lang ibinubos yung pagiging kapatid ko sa kapatid ko. So, yun. Gano'n mo ako kalab? Siguro mga huwag na natin sabihin 100. Siguro mga 75. Sa'yo na yung 25 para buong 100. Yun. So, yan. 75% love na love kita. Ingat ka palagi, mahal na mahal kita. God bless. Aww. So, ang next naman natin ay galing kay Kuya Noriel Ramos. So, ang sabi niya, bakit hindi pwedeng gumawa ng pera ang Bangko Sentral ng Pilipinas? Bakit kaya? Masasabi ko lang dyan, hindi pwedeng gumawa yung gobyerno o Bangko Sentral ng Pilipinas ng pera sapagkat
ang ginagamit unang kasangkapan na sa paggawa ng pera ay pila. Paano masabi? Mahal ang ginagamit paggawa nito. Kaya siguro nun, at saka nagdedepende sila sa ginto na meron na resource tayo sa Pilipinas. Yun, para sa akin hindi pwedeng gumawa ng pera ang Bangko Sentral ng Pilipinas sapagkat limitado at mahal ang paggawa ng pera. Yun, hindi siya basta-basta. May prosesong pinagdadaanan. Intindihan, mga children? Yan. Ang susunod nating katanungan ay galing kay, ayan, Nicky Boy Ramos. Shoutout sa'yo. Mga vloggers kasama. Ito yung channel niya. Baka naman, subscribe niyo daw. Nagmamakaawa na. Ang katanungan niya, bakit kailangan mo akong ipasubscribe sa kanila? Bakit daw kailangan ko siya ipasubscribe? Para mag-monetize, para mababayaran na yung pag-edit ko sa mga vlogs niya. Ayun. Oh no! Sana ma-monetize na siya, no? Kasi bayad na yung pag-edit ko. Thanks naman! Baka naman, pag na-monetize ka na. Ayun, so, subscribe na yan si ano, Nicky Boy Ramos, para ma-monetize na. Para masahuran na niya ako. At wala pong bayad yung pag-edit ko sa mga video niya. Oh no! Ayun. Sa mga di pa subscribe sa akin, subscribe niyo siya. Baka naman. Ang susunod na katanungan ay galing kay Jeline Cantong. Shoutout sa'yo. Ang tanong niya ay, bakit tinawag na pula ang itlog? Eh, yellow naman po yung hindi pula. Kung ang gusto niyo iparating, bakit daw tinawag na pula yung itlog? Yung egg yolk yun, yung egg yolk yung nasa loob. Eh, dilaw na naman daw ito. And so, ang masasagot ko lang dyan, ay nung unang pa lang kasi, yung mga manok natin, malayo nakakapanginahin sa labas. Kaya ang mga nakakain nila yung mga halaman, mga ganon, na nagproproduce siya ng red or yellow-orange na egg yolk. Sa panahon kasi natin ngayon, yung kadalasan na pinapakain sa manok ay mga poultry feeds o yung mais. Ito ay nagproproduce ng yellow pigments na nagiging cause na magkulay dilaw yung egg yolk. So, nung unang panahon kasi, ayun nga na malayo nakakain yung mga manok, pangyayari sa labas, mga ano lang, yung mga nature. Sa nature sila nagbibase ng mga kakain. Kaya yung egg yolk niya ay red. So simula nun, parang nakasanayan ng mga tao na ang tawag dun sa itlog ay pula. Na sa ngayon, hindi na siya pula. Mostly ay dilaw. Kaya yun, parang nakasanayan lang ng tao. Pag nakasanayan kasi ng tao, parang mahirap ng ano, iwanan, diba? Sana all, hindi iniiwan. Ayan po ang susunod nating mga katanungan. Katanungan lang pala ay galing kay Grace De La Rama. Ang tanong niya, ano sa Tagalog ang hotdog? Ano nga ba guys, di ba? Ano nga ba sa Tagalog ang hotdog? So, ang Tagalog ng hotdog ay hotdog pa rin. Kasi parang yung hotdog, parang borrowed words natin yan na inaimbag ng Amerikano sa atin, nung kapanahonan ng panahon ng Amerikano. May mga salita kasing English na yun na talaga, yung ano niya, hindi na siya nagbabago. Pag, halimbawa, yung sinasabing hotdog, hotdog na rin siya sa Tagalog. Diba? Napaka-komplikado, pero alam ko, hotdog pa rin yung tawag. Wala nang ibang sabi. Ang susunod naman natin guys, mga karami, ang katanungan ni Mr. Dan Del... Giniago ba? Dan Delmo. Ayan. Ang katanungan niya is, who inspired you to be a vlogger? Wow. Ako, wala naman nag-inspire sa akin. Kasi,
dati pa lang gustong-gusto ko na yung mag-edit ng video. No, naisipan ko lang na mag-try ko lang mag-vlog. So ayun, sumagi lang sa isipan ko. Kaya yun, nandito na ako. Salamat sa mga suporta nyo. Kung meron man mag-inspire sa akin, siguro yung mga vlogger na malaki yung naitulog sa industriya ng pag-vlog. Yung tumutulong talaga sa kapwa natin mga Pilipino. Yun. Kaya saludo ako sa mga vlogger na din. Sana soon, pag naka-ano tayo, ganun din yung goal ko. Makatulong sa inyo. Ayan, next natin ay si Ma'am Aisel Perez Tanyeca. Alam niyo yung tatanong niya, sabi niya, bakit ang ganda ko? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, galing ka sa pogi mong tatay, sa maganda mong nanay, diba? Siyempre, saan ka pa magumaan? Di sa parents mo. Pag maganda yung breed ng breed talaga. Yung genes ng mga family mo, syempre, ayan ang kinalabasan. Kagandahang hindi inakala. Diba? Yung reason. Happy? Happy sa sagot? Pag hindi happy, mag-comment ka lang. Maganda ka naman talaga. Crush nga kita eh. Gusto ko yung mata mo. Gusto ko yung mata mo, singke. Yan guys, next natin ay si Ma'am Emeline Marcos. Ang katanungan niya po ay, which come first? Chicken or egg? Ano kaya? Tingin niyo. Para sa akin guys, base dito sa nakasulat, which come first? Chicken or egg? Ayun, so chicken, yung nauna dito, so chicken, egg. Oh no! De, seriously, pag sinabing kasi scientific, pag scientific kasi na explanation, mas naunayo yung egg. Pag biblical naman, mas pinaniniwalaan naman na mas naunayo yung chicken. Kasi, saan ba manggagaling yung itlog, di ba, sa manok? So, yung manok yung nagproproduce na egg. Kasi hindi siya nakakapag, hindi siya nag-give birth. What? Through lang siya, minitlog ka lang siya. So, para sa akin, ang mas nauna ay chicken. So, ang pang-11 natin na tanong ay galing kay Jacqueline Medina. Shoutout sa'yo. Salamat sa pag-antabay sa mga sa vlog. Dated palagi yan si Ma'am. Ang tanong niya ay, bakit ka pinagpalit sa iba? Aww. Very next question na lang. Ayan. Pero sasagutin pa rin natin para sa para masagot yung tanong ni katanungan ni Ma'am Jacqueline. Ako, para sa akin, siguro nag-break kami kasi hindi compatible. Oh no! Hindi kami compatible sa isa't isa. Pinagtag ko pero di tinadaan. Oh. Siguro may mas higit pa na darating para sa akin. May planong si God para sa akin. Oh. Mas makapag motivate sa akin, makapag-inspire ko dado. Siguro pinagpalit din niya ako kasi wala akong oras sa kanya. Kasi working student. So, hindi ako nakapaglaan ng oras sa kanya. So, ayun. Siguro pag may mahal kayo, yan, bigay niyo lang yung best niyo, yung oras niyo, kung kinakailangan. Pero, alam ko, yung mga ganung usapan naman, nasa inyo naman yan. Kung sino makakaintindi, sino makakunawa. Siyempre, pag naunawa yung sitwasyon ng isa, yun, walang problema, di ba? So, walang maghiwalay, walang hiwalay ang magagana. So, yun. Pag may mahal ka naman ngayon, Ma'am Jacqueline, wag mo nang palampasin pa. Do your best. Be your best. Yun. Para hindi tayo iwanan. Di ba? Okay. Pusin na tayo sa masyado masakit yung tanong natin. Pusin na tayo sa next. Next na katanungan ay galing po kay Ma'am Robbie Vargas.
Sabi niya po, kailan ka ba magiging akin, Rami? Wow naman. Ewan ko, kailan ba magiging tayo? Siguro, ngayon na pwede na. Joke. Yan. Siguro, mas ma-okay na tayo maging magkaibigan. Diba? Masaya na akong as friends na tayo, best friend. So yun. Ingat ka palagi. I love you. Ang pang 13 katanungan galing po kay Ma'am Rigahal Maria Erlaine, kababaeng po siya, Waray Waray. Ang katanungan niya po ay, kailan uwi mo, Ram, sa province niyo? Ayun, di ko pa alam kasi ako nagbabalak na rin ako umuwi. Nitong kung maging okay na, kaso daming requirements, di ba? Tapos ma-quarantine ka pa ng 14 days. So, gusto ko nang umuwi. Siguro after ng graduation ko, may graduation pa naman tayo, di ba? Sana may graduation pa tayo, no? Sayang naman. So, after graduation, pahinga lang ako konti. Tapos, pag-isipan kung... Kasi gusto nila mama, dun ako mag-review sa Leyte para kasama naman nila. Pero mas preferred ko dito kasi para ako na lang mag-provide ng mga necessities, mga kailangan. Ayoko silang mahirapan. Pag-uwi ko doon, yung okay na lahat. Yun yung plano ko. Siguro by, August. Mga ganun, August. Kung papalari. Sunod na katanungan po ay galing kay Ma'am Lee Morset. Ma'am Lee Morset. Ang tanong niya po ay, bakit daw may tao? Bakit daw may tao, mga karami? Bakit nga ba? Siyempre, nilikha ng Diyos yung mundong ito para may mangalaga, may mag-alaga sa mundong ito. So, yun tayo, tao. Ginawa ng Diyos yung tao kasi para may mag-alaga sa mundo na nilikha niya, diba? Kasi pag walang mag-aalaga, walang mag-preserve. So, parang baliwala rin, diba? Baliwala rin yung mundo. Yun. Sana nasagot yung katanungan mo, Ma'am Lee Morset. Hi sa'yo, naprang pala kita last time. Susunod nating katanungan po ay galing kay... Ano ba to? Si Jodeline. Jodeline Medina, si Kambal. Classmate ko po siya. Sabi niya, may na-link na ba sa'yo na classmate natin? Kung oo, sino yon? Kuya Ram. Ha 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 ha. Oh no! Marami na. Siguro hindi ko na may-mention. Kilala nyo na eh. Ayun, marami na. Oh no! Sa mga best friend ko, meron na din. Tapos, lately lang meron. Hindi ko sasabihin. Meron, pero yun. Gusto ko lang talaga ng maayos. Ayoko yung parang basta-basta lang. Hindi ako nag-decision ng agad-agad kasi baka mamaya, di ba, mahirap na. So, meron marami sa klase natin. Meron na part din. Walaan nyo. Yan, hi sa inyo mga B.Ed 4-2. Miss na miss ko na kayo. Sana malapit na yung natin. Magkaroon tayo ng graduation naman dyan. Baka naman President Duterte. Yun lang yung pinakasama-sam namin. Ayun. Ma'am Jodeline Medina. Marami. Ayoko yung mention eh. Kasi baka may ma-hurt. Ayoko nang ulitin yung nakaraan pa kasi sakit. Huwag na. PPM ko na lang sa'yo. Yun. So, ito pa. Meron pa katanungan dito. Galing po. Kay... Ito, additional question to igan kay Ma'am Jeline Canto. Sabi niya po, bakit ang daming nagkakasakit ngayon? Ano ang tamang gawin? Ano ang tamang gawin upang maiwasan ang COVID pandemic? Bakit maraming nagkakasakit ngayon? Siyempre, maraming di sumusunod sa patakaran ng ating pamahalaan ngayon. Bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka, pwede na lumabas. So, yan. Daming hindi sumusunod na lalabas, walang mask. Tapos, di ba may tayo ngayon rule na
isa lang ilalabas sa isang family kasi nga isa lang yung quarantine pass na provided sa isang family yun. Sundin natin yun. Kasi para sa para naman sa atin yun. But may may silver swan dito. Oh no! Hindi. Tsaka yung paano maiwasan, ayun lang, maging ano lang tayo, maging alerto lang tayo. Dapat sundin natin yung mga pinapatupad ng barangay, yung gobyerno natin yun. Yung mag-mask pag lumalabas, lumabas lang pag kinakailangan. Ano pa ba? Yun, mag-gumamit ng mga sanitizer, alcohol, pag umahawak sa mga, nakahawak sa mga bagay-bagay. Yun, tapos mag-sanitize ng mga surfaces kasi yun, mas importante talaga yun. Maligo tayo pag galing tayo sa labas para in case na ano, ma-wash out siya. Maintain the 5 meters ba yun or 6 meters na social distancing. Ayun, mga simpleng bagay na ganun, malaking tulong talaga sa ating gobyerno para sa Pilipinas na rin, sa buong mundo, di ba? Kasi nga, para maka-survive na tayo sa COVID pandemic na ito. Siyempre, kinakailangan ng kooperasyon ng lahat para yun, matapos na tong ano natin, kinakaharap na pandemic sa mundo. Meron pa bang katanungan? Ayun, nasagot ko na wari lahat. Meron pala isang katrabaho ko, may nag-PM sa akin. Ang sabi niya, kung di ako nagkakamali, pag nakasalubong mo or anong tawag mo kay ex? Halimbawa, pag nagkasalubong mo. Oh, no! Ako naman kasi, hindi ako bitter. Wow. Hindi ako bitter. Ano? Siyempre, kaibigan pa rin. Pero, hindi na gaya ng dati. Kaibigan na, yung parang kaibigan mo talaga. Ginagawa mo. Pero hindi na gaya ng dati na masyadong close na. May ano na, may kunting gap. Anong tawagan? Pero sa pangalan, ganun ako. Sa pangalan ko, tinatawag. Alam nga naman, di ba, nag-break na kayo. Tapos kung ano yung call sign niyo, ano, yung parang yung tawagan niyo, di ba? Parang, ang awkward naman ito. Sabihin ko, feeling close ka, di ba? Sa pangalan, tinatawag ko sa pangalan. Bawa, yung pangalan niya ay Joanne. Hi, Joanne. Kumusta ka? Sana okay ka lang. Miss na kayo. Oh, no! Ayun. So, ganun lang. Huwag tayong bitter kasi walang ano, walang asenso sa taong bitter. Oh! Dapat ano lang tayo, friendly tayo sa lahat ng oras, pagkakataon, at syempre sa lahat ng taong nasa paligid natin. Yun! Ayan guys, dun po natatapos yung Ask Me Anything. Yun lang po yung mga taong nag-comment sa ano ko po, sa pinost ko po sa Facebook. Shoutout sa inyong lahat, salamat sa kooperasyon nyo. Ayun, dito na po natatapos yung ating Ask Me Anything Challenge. So, maraming salamat sa lahat ng nagsumuporta sa akin. Gusto ko lang ulit magpasalamat sa mga taong nag-subscribe sa channel ko. Nasa 600 na po tayo. Maraming salamat. At talagang nakakataba ng puso yung support na niyo sa akin. At shoutout po sa mga gusto mong pa-shoutout. Ito na, nilista ko na. Kung may nakalimutan man ako, i-comment ko na lang para sa next vlog ko. So, shoutout kay Ma'am Aisel Tanyeca, kay Mark Joseph Kabatik. Ayan, nag-vlog din to. I-subscribe niyo po kung hindi pa ko nakasubscribe. So, dyan ko po siya sa Gutamco Elementary School. Kay best friend, Leonela Imit Canel. Tama ba? Leonela? Best kasi yung tawagan namin eh. Yun. Ayan, kina Ate Jan sa Cavite, sa Bacoor. Alobos Family. Alobos Family. Ayan, nahin sa inyo. I-post ko na lang yung picture. Ito. Ito yung picture nila. Ay, sa inyo, ate. Kumusta kayo dyan? Ingat kayo palagi. Mahal na mahal ko kayo. Aww. Soon, punta. Visit po ako dyan sa inyo. Kay Francisco Almeda. Shoutout sa'yo. Kay Nikoy Vlog. Ito. Nikoy Vlog, i-subscribe nyo na.
Parang awan nyo na, nagmamakaway yun sa akin. Subscribe nyo na para ma-monetize na ng masawaran na yung paglilip ko. Oh, no! Kay classmate, Albert Labian. Classmate ko po siya ng high school. Shoutout sa'yo. Kay Jeline Cantong. Ayan, Jeline Cantong, na-shoutout na kita. Huwag ka na mag-team sa akin. Ayan, shoutout sa inyo. Maraming salamat ulit sa panunod ng aking video. Sana may natutunan at may naimbang na konting kaalaman sa inyong isipan. At maraming salamat ulit sa mga patuloy na sumusuporta at nag-subscribe sa aking channel. I love you all. Let's spread positivity and good vibes, mga karami. I love you all.